May ginagawa tayo dito, ice crusher. Problema din dito ni customer is umuugong lang, hindi siya umaandar. Okay, kakabili lang nito, 2 weeks pa lang daw, hindi na umandar. Try natin i-plug. Ayan o. Yan, ugong lang siya, hindi siya nag-spark. Pag gumagawa tayo ng ganito, syempre unahin natin yung mismong plug. Kung makikita nyo, yan. May nare-reading siyang halos 4 mahigit. Ayan, halos 5. Okay, halos 5 ohms. 5 ohms times 10. Kasi nakasettings tayo sa times 10. Okay, halos nasa 50 ohms siya. Ayan, kulang 50 ohms yung mismong readings niya. Iyon yung nare-read natin ngayon para malaman natin kung good yung mismong motor. Okay, bago tayo magpalit ng pyesa. Kasi minsan na nauuna yung palit ng kapasitor. Pwede naman, kaya lang minsan nasasayang ang problema pala mismo yung motor. Para makasigurado tayo sa mga piyesang papalitan natin, test muna natin. Okay, napakasimple lang. Yung pag-test nito, marami po tayo sa YouTube. Okay, meron tayong pag-test ng washing machine, motor ng washing machine, motor ng dryer. Nasa YouTube po yan, nasa YouTube at nasa Facebook. Hanapin nyo na lang about sa washing machine kasi same lang to eh. Same lang to kung paano i-repair or pagganahin. Kung paano rin i-test nandun din. Ang pag-test ng motor na ito, okay, napakasimple lang. Paano malaman yung mismong common? Okay, common wire. Sa common wire, napakadaling malaman. Lalo ganito na nakakabit pa yung mga connection niya. Yung common wire, nakarekta kagad yan sa mismong plug. Magmula sa common wire, test natin dito sa red. Yan, may nare-read tayong halos 5. Okay, halos 5. Halos 5 ohms. Halos 5 ohms. Sa tester natin. Okay, yung kabilang side naman, test natin. May nare-read din tayong halos 5 ohms. 5 times 10, 50 ohms po yun. Halos, halos. Kasi hindi siya sakto eh. Okay, halos ganun yung nare-read niya. Nasa 50. Okay, nasa 50 ohms yung nare-read natin. Okay, 50, 50 plus 50, or 5 plus 5, para madali. 5 plus 5 equals 10. Equals 10. Yan yung mismong, yun yung indication na buo yung mismong motor. Okay. Na-target na agad natin yung mismong problema. Ang sira niya is kapasitor. Okay, kaya ayaw nyo umandar. Ayan, buo po yung linya niyan. Ayan, buo yung line. Kasi meron siya. Pero pag sinaksak, ayan, nakikita nyo, nag-i-spark. Ayan, kung makikita nyo, nag-i-spark lang siya. Pero hindi siya umandar, umuugong lang siya. Automatic, ang problema nito is yung mismong kapasitor niya. Tatap na natin. Hindi pa natin tinatanggal dahil testingin lang naman natin. Okay? Kapag i-fix na natin, syempre, iayos natin, tanggalin natin yung luma. Okay? Kasi possible, masira yung mismong motor. Kasi, baka biglang gumana to. Okay? Damage siya, tapos biglang mag-add siya. Halimbawa, ito 10 microfarad yung nakalagay. 10 plus kung ano yung 8 kasi yung original nito. 10 tas plus yung ano nito yung lalabas na farad nito in case na gumana siya bigla. Okay, kasi damage na siya eh. In case na gumana siya bigla, sobrang taas noon. Possible pa initin niya nang gusto yung motor. Okay, possible din mag-init, mag-overheat or masunog. Okay? Kaya iwasan natin yung magdagdag ng kapasitor. Pwede naman. Okay, sa ibang mga pagkakataon pwede naman. Kung wala talaga. In case na, halimbawa, luma yung kabila, pinagsama. In case lang naman. Okay, pero wag nyo pong gagawin lagi yon dahil possible lumaki yung problema. Okay, lumaki yung problema ng ginagawa nyo. Okay, testing natin. Okay, kung makita nyo, maandar na siya. Ayan o. Ayan. Bisibihin, goods na siya. Kapasitor lang yung problema. Ayan, napakadaling ma-pinpoint. Pag mag-DIY kayo o magre-repair kayo, okay, mas maganda bumili kayo ng tester. Okay, sa panahon ngayon, ayan, lalo na yung uso yung online, okay, napakadaling bumili. Okay, napakadaling bumili kahit China. Kasi nung hindi pa uso yung mga Shopee na yan, Shopee, Lazada, nung hindi pa sikat yan nung panahon na yun, yung tester kasi, kahit yung mumurahing tester, mabibili siya niya 350, 450, ganun kamahal. Kahit China siya, okay? Kahit peke yung mismong tester,
nasa 300 pesos. Okay, mga China pa po 'yon. Okay? Ngayon kasi dahil pumasok na yung era ng mga online-online. Okay. Pag bumili kayo ng tester ngayon, may mabibili kayo diyan na 150 pesos. Yan, napakadaming variant. Okay, napakadaming variant na pwede pagpilian. Okay, kung hindi nyo naman gagamitin sa pang pang service-service, okay na yung mumurahin na tester. Okay, okay na yung mumurahin tester pag bumili kayo. Okay, hindi nyo kailangan ng totally accurate. Okay, hindi nyo kailangan ng totally accurate. Kasi may mga tester kasi na hindi accurate eh. Hindi ganun kasakto yung mismo reading niya. Ang importante lang doon, okay, kahit hindi siya accurate. Halimbawa, ang na-read nyo dito is, halimbawa, 70 ohms. Halimbawa 70 ohms. Sa ibang tester, ang nasusukat lang nila is 40 ohms. Okay, hindi big issue 'yon. Okay? Ang importante, pag nagte-test kayo ng mga ganitong motor, okay? Maging consistent siya. Halimbawa, na-test niyo tong isang line, yung red wire na to. Na-test niyo to, red wire hanggang sa blue, 70 ohms. Halimbawa lang. Okay? 70. Tapos itong blue papuntang yellow, 70. Okay, yellow at red na test nyo ng 140. Okay, ibig sabihin okay po yung tinetest nyo. Okay, hindi nyo na kailangan ng 100% accuracy. Okay, ang importante dyan is madetect nyo kung meron bang current na pwedeng dumaloy din dun sa mismong motor. Kasi minsan pagputol yung wire, okay, automatic, wala kayong masusukat pag putol yung wire, okay? Walang kurenteng papasok dyan, kahit isaksak nyo dyan, kahit anong isasaksak dyan, kahit anong tester gawin nyo dyan, okay? Kapag putol yung wire, hindi nyo matetest yan, okay? Hindi nyo mapapaandar yan. Kaya importante, mayroong tester. Oh. Sa tester, malalaman natin agad-agad kung may putol yung mismong linya. Kung may putol yung linya, ng mismo winding, okay, may putol dito sa mga wire na to, madali natin matrace, okay? Para in case na, ito pala yung sira, mapalitan natin kaagad. Okay, ganun lang pag-repair na ito. I-fix ko na, okay. Okay, in case na magkabaliktad kayo ng wire, halimbawa tinanggal nyo lahat, in case na magkabaliktad kayo, huwag nyo kakalimutan lang yung common, okay? Huwag nyo kakalimutan na ikabit, hanapin yung mismong common wire. Okay, in case na magkabaliktad kayo, halimbawa itong, isang line ito, halimbawa itong isang line na to. Okay, itong line na to malipat dito sa kabila. Okay, sa kabilang line dahil red to . Ilipat natin sa kabila. Okay? Halimbawa malipat sa kanya sa kabila. Ang mangyayari diyan magiging baliktad lang yung ikot. Okay, ganun lang. Okay, ganun lang yung mangyayari diyan. Okay? Pwede kasi siya maging forward, pwede siya maging reverse yung ikot niya. Okay, ilipat nyo lang. Okay, ganun lang ka dali. Okay, basta madaling malaman dahil yung pinagkakabitan ng kapasitor, yun na yun, mismo. Yan, doon yung ikakabit. Halimbawa, ito yung line 1, yung common natin, ito yung line 1. Ito yung common wire natin, line 1. Yung line 2 natin, ito yun. Okay, yung red na to, kasi gumanon lang siya eh. Okay, dumaan sa switch. First switch, main switch. Tapos may switch pa dito sa isa. Okay, may switch pa dito sa isa. Tapos, tsaka lumabas dito. Okay, tsaka lumabas dito. Okay, ito siya. Pwede nyong ilipat-lipat. Depende sa kayod ng talim nyo. Okay, depende sa kayod ng talim. Okay, kung clockwise ba yung ikot ng mismong talim or counterclock. Okay, depende. Okay, depende sa mismong motor. Okay, kaya ililipat nyo lang kung sakaling baliktad yung ikot. Okay, tinanggal na natin itong lumang kapasitor. Ito yung value niya. Okay, 8 microfarad. Okay, 8 microfarad. Pinalitan ko na ng 10. Ayan. Pag hindi rin gumagana yung mismong ganito nyo, check nyo rin yung mga switches niya. Ayan, switch niya. Dalawang switch niya. Okay, isa dito. Isa dito. Okay. Meron kasing mga ganito, yung medyo mahal ng konti. Okay. Mahal ng konti. May ilaw yung mismong switch niya. Okay. Makikita nyo agad, umilaw. Ibig sabihin, may kuryenteng pumasok. Okay, ito dahil wala. Talagang kapaan lang to. Kapaan siya. Kailangan nyo talaga ng tester. Okay? Ayan. Okay na itong ice crusher na to. For pick up na siya. Ayan, matutuwa na si customer niyan. Ayan na.